Tawag po sa akin ng boy soprano pangalan. And I'm really happy for this opportunity. Nung maliit pa kasi ako, syempre pagbata ka pa, di ba? Ang taas sobrang ng boses mo. Tapos kahit hindi mo ipitin, hindi ka mo talaga iniipit, pero mataas talaga. Kaya naman lagi ako nilalagay sa soprano. Di ba? Parang ano, soprano lang. Hindi. Basta hindi ko mati, hindi ka talaga kataas yung boses ko noon. Pero syempre dapat gusto ko maging consistent sa pagiging soprano. Kaya nung hanggang high school, ayun medyo quiet pa rin ako. Kaya nga kapag kumakanta ako, napagkakabalan ako ng girl. Kasi pag kumakanta ako, girl yung boses ko, di ba? Consistent. Yan ang tawag ko. Pero nung nagbinatako ako, ayun, yung boses ko nagdalaga naman. Baliktad nga eh, kasi nung ko na-manage yung falsetto, mas lalo naging parang babae mo yung boses ko. Hindi na talaga napigilan, kahit nga yung tatay ko, hindi na napigilan yung pag-iibig ko ng boses. Pero sapagkat talaga naman yung pag-iibig ng boses noong high school ako. Kasi ngayon, ang dami ko nang iniipin. Buhok! Dibdib! At syempre, si John Jar. Gusto ko naman na nagtrabaho. Ginawa ko lahat. Basta lang sa trabaho. Siyempre, kailangan kasi, di ba? Eh, well, kung di ka natutuwa sa buhay, yung maging super thankful. I am really thankful. At maging grateful. Especially sa mga taong tumulong sa akin nung nagsisimula pa ako sa mundo ng sing-along world, 1997. Hanggang sa pagkakataon ito, nakasama ko pa rin po sila. Maraming maraming salamat sa mga kasama ko sa sing-along bar. Comedy bar ngayon. Napatuloy ko na papasaya sa inyong lahat. Isa lang po ko lang sa panapakan. Ang concert ko rin ito, hindi lang po para sa akin. Ako po ay representative ng po ng mga kapatid ko sa iba-ibang comedy bar. Ako po kasi passion lafri. Pero kapatid ko rin po sila sa Cloud Zero, sa Comic Avenue, at yung dati pa ko pwede sa Gestal. Sana naalala niyo yun. Mga taong, syempre, nagbibigay inspirasyon na rin po sa mga bagong komedyante natin. Ayan. Mga taong nagbibigay ng leksyon, di ba? Mahaba-haba na talaga yung 22 years. At araw-araw ko pong nararamdaman na I am really blessed. Kaya sobrang grateful ko pong talaga kasi una-una kay Lord. Dahil wala naman ako kung boses na ganito kung hindi ko dahil sa kanya. Hindi man po ako perfecto ang anak niya, pero iba ko talaga yung balik sa akin. Hindi ko naiintindihan. At syempre, pangalawa sa aking mga magulang, na ako po ay blessed at kasama ko pa rin po hanggang ngayon. Mami, maraming salamat. Alam niyo po yung nanay ko, isa sa mga pinakamasisipag na tao na kilala. Ako kasi napakasipag ko sa trabaho ko. Kung hindi lang ako tumanda, hindi ako magpapahinga ng isang araw o dalawa. Kakayanin ko. Dahil mo sa nanay ko yan, araw-araw mo siya nagtitip sa paglaran para po may pagkain kami. Ang tatay ko naman po ay Mitch. Mami, salamat ay mami. And daddy, grabe oh, magandang buhay. Baka na. Siyempre, mahal na mahal din kita. And tomorrow is Father's Day. Kaya if you are with your father, your dad, or somebody you know, ay syempre, parang tatay na rin sa'yo. Minsan kasi kahit hindi mo naman kamag-anak ka dugo, pero parang tatay sa'yo, di ba? Please hug them or kiss them and let them feel that like they are loved. Di ba? Kasi ako, aminin ko po sa inyo, nung simula, yung tatay ko po ang pinaka-kontrabina sa buhay ko. Alam niyo naman siguro yun kasi syempre bilang lumaki po ako na hindi naman po ako agad ng out na ano. Hindi naman po kasi ako nakabihis pang babae ng araw. Talaga napakahigit niya. Pero sabi ko nga po sa magandang buhay, hindi ko po ina-expect na yung pinaka-kontrabilang tao sa buhay ko noong maliit pa po ako, ay siya naman po pinaka-kakapit ko ngayon. Ngayon nandito lang po ako sa edad na yun. Hindi mo ako pinapakayaan. Tatay ko na pag-uwi ako, gising na agad, alas 2 sa madaling araw. Alas 6 pala po tulog na yan. Oo, nagugulat kayo mga kapitbahay eh. Kasi lagi siyang aligaga. Oo, kasi napaka-active ang tatay ko. Ladies and gentlemen, may request po sana ako. Kasi
pangarap ko po, siyempre, Virginia, di ba? Pangarap ko siyempre makaduwid yung tatay ko. Ganun si ate, di ba? At naman ako ang aking talento sa pagkanta tayo po sa pamilya ng tatay ko. Kaya, I believe this is just the perfect time. Daddy, pwede mo pa akong pagbigyan. Dad. Ladies and gentlemen, my dad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Aking mga kapo, asang galing po. Pati yung mga kapo, mga pagmahal na mga katulad ko. Lakapin niyo siya, lakasin niyo siya. Hati-hati ang inyong pagmamahal ng walang sawang kaligayahan. Alam mo, dati talagang galit na galit ako pag napapagalitan mo. Pero ngayon, naiintindihan ko lahat ng mga ginawa mong pagdidisiplina sa atin. Kasi siguro hindi ako magkakaroon ng maraming kaibigan kung hindi dahil sa training na ginawa mo sa atin. Sa inyo ni Mami, pasensya na mo yung nanay ko kung ang pangit ng boses. Hindi mo talaga maaasahan. Pangit naman po kung may production natin ko yung nanay tapos may nanay pa. Pero na-enjoy ka lang. Kung makakain tatay ko, no? Tayo gusto mo ba nang paayos ang galing mo? Hindi pa lang ako na. Para more fun. Hindi, ako talaga, hindi ko magmasabi sa kanya araw-araw. Mahal na mahal kita. And I am thankful na ang lakas na kas mo. Ang lakas na kasyon ni Mami at lagi niyo akong sinasamahan pag hindi available yung mga kapatid ko. Maraming salamat. At nausin po siya kung kumanda ng araw. Pero ngayon, pakinggan niyo natin. Kayo na kong puso. Hindi ko siya nakapag-practice. Kaya, isang malakas na mga kumbalang kama. Sigan sa pila na tulad ng pagpasok ko kanina. Ayan, sa mga ragasa. Ayan. Thank you very much. Daddy, ladies and gentlemen,
Mr. Emmanuel Ragaza. My dad. And I'm proud na ako ay anak mo. Hindi mo man lang ako naging junior. Ewan ko ba bakit siya ganyan? Tato kami magkakapalit na lalaki, pero ako yung hindi naging Emmanuel. Diba? Yung panganay na lalaki, Emmanuel. Yung bunsong lalaki, Emmanuel din. The third. Ako hindi talaga. Pero, Daddy, thank you so much for singing with me. I love you. And Mommy, I love you too.